akin pong taus-pusong pakikiramay sa inyo. Opo. Sa pagpano po ng inyong misis. Siya po ay na-rescue na ng counterpart ng agency sa dama mula sa kanyang amo at nadala na po doon sa... Sa agency po. Gano'n siya katagal doon sa itanggapan ng agency? Isang buwan po. Kailan po yung huli niyong siyang kausap? Noong Lunes po, pitsa 27 po. Ano po yung napag-usapan niyo? Ang sabi niya po sa akin na makaka-uwi na rin po siya dahil may ticket na po siya. Sabi niya, hintayin ko na po siya dito sa Manila dahil sabay na lang daw po kami uwi doon sa probinsya po namin. So she's looking forward na... makita kayo sa pag-uwi niya. Opo. Okay. Tapos? Yun lang po ang sabi niya sa akin. Sabi ko, sige ma'am, hantayin na lang kita. Okay. Tapos po, pagka Miyerkules po, nag-chat po ako doon sa secretary ng agency doon sa damam. So at 30 yun? Oo. Sabi ko, ma'am, kumusta na po yung asawa ko dyan, ma'am? Sabi niya po sa akin, sagot po, sir, patay na po yung asawa niyo, sir. Bakit po, ma'am? Sabi niya, nagbigti siya, sir. Sabi ko, ma'am, hindi ako naniniwala sa'yo, nagbigti yung asawa ko, ma'am. Sabi ko, nag-usap pa po kami nung Lunes, ma'am. Excited nga siyang umuwi, di ba? May ticket na po siya, ma'am. Tapos siya pa po nagbigay ng pangbili po niya ng ticket. Nagbigay po siya ng 1,000 real po doon sa pera niya. O pera niya po. Ang pambili ng ticket. Opo. Okay. So talagang pinapakita na excited na siya makauwi. Opo, opo. Paano lang namatay po siya? Nagbigti daw po, sir. Tapos... Anong ginamit sa pagbibigti? Wala po silang sinabi nung una po. Pagtawag niya po uli, sabi niya, tie wire daw po, yung alambre daw po. Sabi sa nung ayan. Una, tinatanong niyo kung ano? Ang sagot niya po sa akin, sir, tawag na lang ko uli sa'yo mamaya. Yun po ang sagot niya. Ma'am, pakibigyan niyo po ako ng picture doon sa pinangyarihan, ma'am, at saka sa bangkay ng asawa ko. Sabi niya, hindi po hindi, sir, bawal, sir. Sabi bawal? Niya, bawal daw po. Paano naging bawal ang isang malagim na pangyari? Kaya lalo pat doon sa kanilang tanggapan, naganap yung malagim na pangyari ngayon. Iniimbestigahan na ba ng mga pulis doon sa damam? Ang sabi, may mga pulis na daw po. Ang sabi po nila. Okay. Bakit nga po na-rescue yung misis nyo? Kasi po, sa amo? Sa panglima po niya na amo po, pinadlock po siya. December 26 po, 26, nanghingi po siya sa akin ng tulong na magpa-rescue po dahil pinadlock na po siya. Bakit na po siya pinapadlock, sir? Hindi ko rin po alam. Tapos tumawag po ako doon sa agency dito sa... Sabi ko, ma'am, pinadlock na po yung asawa ko doon sa amo niya. Tulungan niyo po, i-rescue niyo po. Rescue naman po nila, kaya nandun na po yung asawa ko sa agency. Okay. Dahil umayaw na, ayaw na po magtrabaho ng asawa ko dahil sa natakot na rin daw po siya magtrabaho dahil right. Nakaranas po siya ng pagpadlock. Ma'am Rain, alam niyo na po itong nangyari po kay Ma'am Rosalina, yung worker niyo sa damam? Yes po. Nagpakamatay daw? According sa, staff namin doon sa, sa Saudi, nagpakamatay po daw yung ano. Kasi may kasama po kasi siya sa room. Tinatanong namin at sabi niya nagpakamatay po daw yung kasama niya. Apo. Ma'am, apo. Si Mister nandito ngayon. Apo. Lunes daw po, February 27, nakausap pa niya yung misis niya. Apo. And she's really looking forward to come home. Apo. At siya pangaraw po ang nagbili ng ticket. So excited po talaga siya makauwi na. Apo. And then the following day, patay na. Ano nangyari yun? Yun nga po ang hindi namin maintindihan, sir. Kasi nung binalita namin kay Ayunan, ay yung sa asawa niya na pauwi na po siya, is masaya pa po talaga yung si Rosalina. Correct. Thank you. So, meaning, hindi ka panipaniwala po yung binibigay na rason nitong counterpart ninyo na nagpakamatay. Kaya na lang po, sir. Nung nakausap niya na nung Monday yung asawa niya, following day po, kakaiba na po yung kinikilos ng asawa niya. Kakaiba na po yung kinikilos ni Ayunan. Kahit yung kasama niya sa loob ng kwarto, inasaktan na niya. Ano po? Kahit yung kasama niya sa kwarto na Pilipino? Oo po. Nasaktan niya po. Nasipa niya po. Sinipa niya. Kaya po yung kasama niya sa kwarto, ilab na po sa kanya nung time na yun. Nakausap niyo ba yung kasama niya sa kwarto? Opo. Pwede ba namin makuha yung numero para makausap siya? Sorry mama, ayokong pangunahan yung pong ginagawang investigasyon kung meron man yung mga kinaukulan doon sa damam, eh baka naman kasi tinatakot yung kasama niyang yon para magbigay ng mga false statement. Kasi ma'am, it doesn't connect eh. Masaya siya makauwi na siya pa mismong gumastos para sa ticket, makauwi dito, kausap pa si Mister, and then the following day, boom, nagbigti. Kausap niyo yung taga-agency, counterpart ninyo, paano nagpakamatay, anong ginamit sa pagpapakamatay, tatawagan na lang muna kita. And then after one day, ginamit pala wire. Ma'am, meron na bang ginagawang investigasyon yung mga otoridad sa damam tungkol dito? Opo, pero hanggang ngayon po, wala. Hindi pa po nila
nalalabas yung report po. Okay, sir, ilan po anak nyo? Tatlo po, sir. Kailan po pumunta ng damam si Mrs.? Noong September 6 lang po, sir. Last year? Opo. September, hindi siya tumagal? Hindi po. Okay. Dahil nga po sa pagmamaltrato. Opo. So, may problema rin itong agency kasi hindi siya minomonitor. Oo, dapat yan merong regular monitoring. Tsaka nung nalaman ko na nasa agency na po yung asawa ko po, sir, lagi ko akong tumatawag dito sa agency niya dito kay sa Prime Gold, sir, kay si Rain. Okay. Sabi ko, sir, maawa naman po kayo sa akin, sir. Nagmamakaawa talaga ako sa kanila, sir. Sabi, maawa naman po kayo. Tulungan niyo ako makauwi agad yung asawa ko. Ang sagot naman po nila si Rain sa akin po, sir. Sir, hindi makakauwi agad yung asawa mo dahil 2 years yung kontrata na pinipirmahan niya. Yun! Sagot, nagets ko na ang isa sa mga dahilan. Yun. 2 years daw kasi ang kontrata. Oo, yun po ang sabi nila. Tsaka ilang talagang paulit-ulit ako tumawag at saka nagmamakaawa po ako sa kanila talaga. Secretary Bello, magandang tanghali po, sir. Sabi na ano, narinig ko yung usapan nyo nung namatay ang asawa na kababayan natin. Opo, paano ito, sir? Tamang-tama, Rabi, nandito ngayon kasama ko yung ating labor attaché sa Damam. Okay. Sa Saudi Arabia, si Labat Mustafa. Okay. Kasama ko siya ngayon sa Kuwait. Papupuntahin ko agad sa Damam para mapa-autopsy bago man lang makauwi yung labi ng ating kababayan, ma-autopsy muna. Okay. Dahil gagaya ng observation mo, kaduda-duda yung sinasabing suicide dahil kamo, excited nga na nga siyang umuwi. Opo. Bumili pa siya ng ticket niya para makauwi na. Dapat pa siya naman mag-suicide. Dapat, sir, maparusahan din yung agency rito kasi sabi ni Mister, habang nasa agency raw doon sa counterpart, itong ating worker, nagmamakaawa siya po sa agency rito na please, pauwi na yan. Baka tumatagal pa yan dyan sa tanggapan ng counterpart. Ang sabi raw, hindi pwede kasi 2 years yung kontrata. Ang dami mga palusot. Tama ka, Rati. Imbestigan natin yan. At habang iniimbestigan natin, isususpindi namin yung agency niya. Opo. Isa pa po, sir. Di ba, sir, mas maganda kung autopsy dito dahil wala akong tiwala. Magtatakipan yung mga tao doon. Kalahin niya yung suspect dito ano kaya, sir, kung dito rin tayo gagawa ng another autopsy para makasiguro. Mas may tiwala pa ako sa ating NBI kaysa sa mga taga-Damam authorities. Naintindihan kita, Rabi. Pero ipa-autopsy natin doon sa Damam. Pero pagdating dito, ulitin natin ang autopsy. Rabi, paki-text sa akin yung pangalan para bigyan ko na ng order yung aming doon, yung aming isang labor attaché doon para tulungan niya sa pagpapauwi doon sa ating kababayan. Ay, salamat. Sobrang thank you, sir. Papalop kami sa inyo from time to time para agad-agad mapauwi na po yung kanyang mga labi. Salamat po, Secretary Bello, ha, sir. Salamat din, Rabi. Salamat din. Magandang tanghali po, sir, Secretary. Tiyempo, nasa Kuwait ngayon si Secretary Bello at pati siya ay maniwala, sir. Hindi po talaga paniwala yung mga nila, sir. Iba-iba kasi po yung statement nila. Kaya nga po sususpindihin po ni Secretary Bello yung agency rito, yung tinawagan nyo na maraming palusot. Opo. Naging pabaya po rito yung agency. Maliwanag po sa sikat ng araw. Maliwanag po talaga. At dapat po yung counterpart na yon ibaban na rin na hindi na dapat pwedeng tumanggap ng mga workers na galing dito. Oops. Na hindi na dapat sila isama sa mga papayagan na mag-handle ng mga kaso ng ating mga worker na pupunta doon sa Damam. Sana mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay po ng asawa ko, sir. Hustisya ko po talaga, inihiling ko po. Dapat po talaga. Kawawa po talaga yung asawa ko. Gaano kahaba yung pag-uusap nyo nung 27 kanyo? Sandali lang po. Yung boses niya po, nung kausap nyo siya, masaya, malungkot? Masaya po siya, sir. Masaya? Opo. Okay. Kasi ang sinasabi nila, iba na rong pag-uugali. So, masaya nung kausap nyo? Kasi nung maringan po yung sinasabi nila, sir, masayang-masaya po yung asawa ko. Sabi niya, makaka-uwi na raw siya. Magkikisabi niya, magsasama-sama daw po kami uli, pamilya niya. Kita mo yan? Tapos, paano niyo po nabanggit na siyang bumili nung pamasahe niya, pabalik? Sinabi niya po sa akin. Paano niyo pagkasabi? Sabi niya, Pang, binigyan ko si Ma'am Monique ng 1,000 real para sa ticket ko. Tapos, binigyan ko siya ng 100 real para sa load, para matawagan kita pag-uwi na. Sino si Ma'am Monique? Yun pong sekretary po doon sa agency ng Damam po. Sa counterpart? Opo. Kasi po, ang ginagamit po niyang cellphone, yung cellphone po ng sekretary kay Ma'am Monique, kasi po, yung cellphone po nila, kinukuha daw po ng agency. Ito si Monique na ito, Pilipino o? Pilipino po. Dapat itong si Monique na ito mapa-imbestigahan din. Opo. Monique,
tulungan niyo po yung asawa ko na makauwi dahil paras-paras naman po tayo, may pamilya ma'am, sabi ko, tsaka pinay din po kayo ma'am. Oh. Kababayan po tayo, tulungan niyo naman po. Sabi niya, sir, 2 years yung pinirmahan niya kontrata, sir, lang naman kung lalabag siya dito, sir. Sabi niya, magbayad kayo sa, ano, sir, sa gastos ng employer niya para makauwi siya. Anyway, yung ating gobyerno po sa pamagitan ng Secretary Bello, lahat ng tulong ibibigay po. Okay. Maging ako po personal, bibigay din ako ng tulong, ha? Po, salamat po. Magandang tanghali po, sir. Sa muli, ako po ay taus-pusong naikiramay sa inyo. Opo, salamat po. Opo, sir. Tatay, ito po bang misis niyo po ay may naikwento po sa inyo na may nakaaway po doon? Wala po. Dahil nasa loob lang po sila ng agency. Isang buwan na po siya doon. Ano po ang sabi po ng mga anak niyo dito, sir? Nalulungkot po yung mga anak namin dahil ba't daw nangyari daw yun sa mama nila. Hindi po namin matanggap ang nangyari na. Excited na po sila na makauwi na sana, pero ba't ganun? Ba't po nila pinatay po talaga nila yung asawa ko? Dahil hindi yung magagawa ng asawa ko magbigti dahil alam kong mahal niya kami ng mga anak niya. Kami po ay tutulong po para po mapa-follow up po natin, mapa-imbestigahan po kung ano po ang tunay nangyari sa misis po ninyo. And syempre po, we will make sure po na may uuwi natin dito yung bangkay po ng misis niya, sir. Dadaan po natin sa proseso lahat. Okay po, sir, sa tulong na rin po ng Department of Foreign Affairs para po mapabilis po yung pag-uwi po ng misis po ninyo dito.